First game of the season para nga sa Lakers, sinabayan ng first Malas of the season nga nila. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin ang kabaligtara ng Malas na swerte. Dahil ito nga ang team ng Dallas Mavericks ay kinuha itong si Facu Campazzo na maaaring ngang makatulong ng malaki dito kay Luka Doncic. Isang player, isang point guard na playmaker, pwedeng makatulong kay Luka na magdala ng bola. Alam naman natin na halos 90% of the time ang bola ay nasa kamay ni Luka Doncic. Pero ngayong meron nga siyang point guard na parang kaparehas niya nga ng skills pagdating sa pagpasa, ay siguradong matutulungan nito si Luka Doncic, lalo na sa pagdadala ng bola. Makakaset na agad itong si Luka nang hindi nga siya nababantayan agad. Less pressure para nga dito kay Luka Doncic. Ibig sabihin, mas mapapadali nga ang paglalaro niya ng basketball. Kaya good signing talaga ito sa Mavs. Mala JJ Barea nga daw ito na nakatulong kay Dirk Nowitzki. Pero speaking of nakatulong, hindi nga nakatulong ang pag-guest appearance neto ni Ronnie 2K dito nga sa NBA on ESPN. Dahil mas lalo niya nga lang pinag-init ang ulo neto ni Klay Thompson. Dahil nung nilabas nga ng NBA 2K ang rating neto ni Klay Thompson, ang 3-point shooting niya ay 88 lamang, which is sobrang baba para sa one of the greatest shooters of all time. At kin-all out nga sila neto ni Klay. Sabi niya na matagal na nga daw basura ang larong 2K. At ngayong nakita nga na naman ni Klay Thompson ang pagmumuka neto ni Ronnie 2K, ay nagkomento nga na naman siya. Sabi niya talagang in-interview niyo itong clown na ito. Akala nga daw ni Klay ng NBA on ESPN ay para i-coverage yung mga best athletes in the world. Hindi nga daw ini-interview mga promoter. Do better nga daw ESPN. Nag-init nga muli at kumulo ang dugo neto ni Klay Thompson nang makita niya itong kanyang taong ikinagagalitan. At kung galit nga itong si Klay Thompson, ang mga Lakers fans ay galit din. Dahil first game of the season, 6 na agad ang nasa injury list netong team ng Lakers. Thomas Bryant out, Dennis Schroeder out, Troy Brown Jr. out, tapos ang big 3 nila ay probable, hindi pa sigurado, Westbrook, LeBron at AD. Hindi pa nga nag-uumpisa ang unang mga minuto ng season ng Lakers, tapos ito na agad. Nagpaparamdam nga na naman agad ang bangungot na talaga namang binangungot sila for the last 2 years. Yun nga ay ang injuries, tapos talagang yung kanilang big 3 pa. Para bang binibigyan ng preview ang team ng Los Angeles Lakers of what the season is looking like for them. Pero hopefully, hindi ganun kaseryoso ang mga injuries etong mga player ngang ito. Eto ngang si Troy Brown Jr. in-update ni Coach Darvin Ham na he is progressing very well nga daw. Eto naman si Schroeder ay 4 weeks na mawawala, isang buwan lamang. At eto ngang si Thomas Bryant ay for a short time lamang na mawawala. So hopefully matapos nga ng mga injuries ngang ito ay maging healthy na ang team ng Lakers. Dahil sayang naman mga idol, parang every season na lamang ay hindi nga nila nare-reach ang kanilang tunay na potential as a team nang dahil nga sa mga injuries.